Kasi may nag-order ng kalan na pang heavy duty. 15 ang gusto niyang chamber. Bubutasan naman natin yung gitna para sa burner. Focus tayo dito sa burner. Bali, ang butas na nilalagay ko dito, 8. 8 sa ibaba, 8 sa gitna. Tapos yung sa taas, pahaba ang hiwa ko dito. 6 lang ang nilalagay ko dito. Tapos binubutasan ko sa gitna para yung buga ng hangin na pataas kasama na yung init. Ayan, nabuo na natin. Hello, hello, good morning. Magandang araw muli sa ating lahat. Ngayon, gagawa ako ng chamber ng kalan. Kasi may nag-order ng kalan na pang heavy duty na 15 ang gusto niyang chamber. Ang problema ko, wala akong 15 na tubo dahil ang ginagawa ko ngayon ay puro mga detress. Napakamahal kasi ng tubo. Wala namang gaanong nag-order ng malalaki ang chamber. Kaya hindi ako makabili ng malaking tubo. Wala akong mahanap. Kahit sa mga junk shop, wala akong makita. Kaya ang ginawa ko, nagbiyak ako ng detress na tubo. Ito. At pinag-tacking ko na lang. Ginawa kong 15. Pero makapal ito. Kuhan ito, schedule 14 na GI. Okay naman ito. Ito ngayon ang gagawin ko. At nagtabas na rin ako ng clean sheet na makapal. Ito ang itatakip ko dito, pinakasahig. Ayan. Ayan, so bye-bye lang. Niready ko na rin yung mga takip ng burner para sa aking mga detress na kalan. Ito siya. Ayan. Ito yung takip. Depensa sa tubig. Ito yung bago kong imbinto na subok na subok ko na napakaganda. Kahit masapawan siya ng tubig, mabuhusan ng tubig, hindi siya nagliliyab. Kasi ang used oil kalan, pag napatakan ng tubig yung loob ng burner niya, yung loob nito, nagliliyab. Kaya nag-isip ako ng paraan na mag-imbento ng takip na ang apoy hindi napipigilan yung init. Napakainit pa rin, pero hindi siya papasukin ng tubig sa loob ng chamber. Tabayanan nyo lang yung mga nagre-request, yung mga nag-order nito sa kalan na may takip. Ito na, nag-uumpisa na akong maggawa. Hintay-hintayin lang kayo at papakita ko ito sa inyo. I-bablog ko, i-demo ko para malaman ng mga gustong bumili at yung mga nag-order. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe at palagi nyong i-follow yung aking FB page, Madiskarteng Eder. Sa mga nagtatanong kung ano yung aking view profile, ang aking view profile ay Susimo Eder. At yung mga nagtatanong kung taga saan ako, dito ako sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero ang tunay kong lugar ay taga Taguite, Lawan, Eastern Samar. Doon ako pinanganak. At nandoon yung aking mga kamag-anakan sa Taguite at saka sa bayan ng Lawaan. Shout out sa inyong lahat dyan, mga kadiskarte. Sana nasa mabuti kayong kalagayan palagi. At palagi kayong mag-subaybay sa aking mga vlog para makatulong din naman ako sa inyo. May matutunan kayo sa aking mga imbinto at mga nalalaman. Bale, itatakip ko ito. At ang gagawin kong burner, kasi 15 na ito, ang gagawin ko di uno naman na burner na tubo. Yan ang gagamitin ko dito.
Ayan. Nalagyan na ng sahig. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng tubig para makita kung mayroon pa siyang singaw. Kailangan wala siyang tulo. Ayan. Lalagyan natin ng tubig. Ayan. Okay siya. Okay. Wala na siyang tulo. Ang susunod natin gawin ay bubutasan natin. Pagbutas ko nito, ginigit na ko lang. Ito yung bubutasan na lalagyan ng tubo na dadaluyan ng langis o gatong. Ayan. Bali, ginigitna ko lang siya sa kahabaan ng tubo. Ang laki ng barena ko ay 3/8. Ngayon, bubutasan naman natin yung gitna para sa burner. Ang burner natin ay di uno. May kahinaan ng aking pangbutas. Hali, lilipat ko na lang siya dito sa barina ko. Ito yung ating gagawing burner. Bale, ang sukat nito, ginawa ko lang siya ng 3.5 pulgada ang taas. Yan. 3.5 inches. Ngayon ang aking burner, mula dito sa labi ng elbow, sinusukatan ko lang siya ng 2.5. Mas mababa siya dito. Bali, mula dito sa sahig, susukat lang ako ng 2.5 inches. Yan. Ayan. Mula sa labi ng elbow, 2.5 lang yung sukat. Kaya 2.5 siya, mababa siya ng 1 pulgada. Hindi maganda yung mataas din siya, kasi pag nag-o-operate na, pag sobrang mahaba ang burner, yung dulo niya hindi na nakakahagip ng apoy. Ang apoy dito lang sa gilid. Ngayon, mas maganda pag mababa ang burner, kasi ang dulo nito nasasakop siya ng apoy sa loob na ibubugan niya pataas. Buo ang apoy na ibubugan niya. Pag mahaba ito, walang gamit ang mga butas na sa taas kasi lumalampas na siya sa apoy. Kaya hindi ako naglalagay ng burner na pantay dito. Maganda yung mababa lang ang burner. Sa bagay, depende yan sa inyo kung gagawa kayo, kung gusto nyo mahaba. Pero sa akin, sa experience ko, mas maganda ang mababa ang burner.
Ayan. May takip na. Ngayon, magbubutas tayo. Focus tayo dito sa burner. Bale, ang ginagawa kong butas dito, ang sukat nito mula dito sa labi ng elbow. Sumusukat lang ako ng 2 sentimetro. 2 sentimeter. Tapos, yung natitira, hinahati ko na lang. Ayan. Bali, ang butas na nilalagay ko dito, 8. 8 sa ibaba, 8 sa gitna. Tapos, yung sa taas, pahaba ang hiwa ko dito. Ayan. Kasi maganda ang bulusok ng apoy ng ganito na pahaba. Sa taas. 6 lang ang inilalagay ko dito. Tapos binubutasan ko sa gitna para yung buga ng hangin na pataas kasama na yung init. Kanya-kanya diskarte yan ng gumagawa ng burner. Ngayon ang aking pangbutas, 2 klase. Yung binubutas ko dito sa tuktok, 5.32 ang sukat. Yung dito sa mga gilid, maliit lang. 1.8 ito. Kasi gusto ko yung medyo dilaw na apoy. 1.8 ang ginagamit ko. Kasi ang dilaw na apoy, mas mainit kaysa sa blue. Kasi napatunayan ko na yan. Nagbaga ako sa kulay blue na apoy, tsaka sa kulay dilaw. Mas nakabaga sa bakal yung dilaw. Yung blue, hindi nagbaga ang bakal. Mainit siya, pero hindi nakakabaga. Ibig sabihin, mas mainit ang dilaw. Ayan siya. Ngayon, ang pagbutas naman dito, ang diskarte ko dito, yung dito sa baba, padiretso lang siya. Padiretso lang ang butas. Itong nasa gitna, patayo. Paganyan. Yan. Parang apoy niya, diretso na siya pataas. Ayan. Yung nasa gitna, patingala ang butas. Yung nasa baba, padiretso lang. Okay. Yan na siya. Kailangan ang butas dyan, sego. Para pag winelding, di siya malulusaw yung gilid. Kasi pagka may mga awang-awang yung gilid, pag winelding na lalong lumalaki ang butas. Ayan. Ayan, medyo lubog ang kanyang burner. Ngayon, ang apoy niyan, sagap ng dulo ng burner, yung apoy sa loob. Kasi mababa siya. Ngayon, may bubuga siya ng maayos pataas. Ayan, huwag kakaligtaan pag nagkabit nito, kailangan nakatapat dito sa butas. Yung dadaanan ng tubo na para sa gatong. Para hindi magtabingi. Wala, nakatapat ito bago i-welding.
Ayan. Na. Nabuo na natin. Bale, dito na yung kakabit yung para sa blower. Ito na siya. Okay. Hanggang dito na lang muna tayo at subaybayan muli yung kung paano ko ito ikabit para sa mga baguhan, para matuto. Tabayanan nyo yung karugtong nito. Lagi lang mag subaybay at huwag kalilimutan mag subscribe at i-follow yung aking FB page, Madiskarteng Eder. Okay, ingat tayong lahat.